Saya Masita Treasure Hunting, isa po ang palakang bato sa ginawang palatandaan ng mga Japanese Imperial Army at isa din sa may pinakamaraming sign markers sa buong bansang Pilipinas. Ano nga ba ang sikreto ng mga palakang sign markers na mga bato na nasa itaas? Ano ang gamit? Ano ang pinakakahulugan? Nasaan ang kayamanan? Nasaan ang ginto kapag nakita natin ang mga kurting palaka na mga bato? Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw kaninyong tanan na imbag na aldaw kada kayo amin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah, Malaysia. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating topic po na ipabahagi sa inyo sa araw po na ito ay tungkol po sa request ng atin pong ka-treasure hunter. Tungkol po ito sa mga sign markers na atin pong makikita na nasa itaas. Ito po ay ang mga batong kurting palaka. Mga palaka na mga hinugis na bato, no? Kurting palaka na mga bato na kung saan ginawang palatandaan ng mga Japanese Imperial Army bilang marker, sign po sa kanilang ibinaong kayamanan, ginto dito po sa bansang Pilipinas, no? Sa kabundukan ng Pilipinas. Kaya't panoorin po ninyo hanggang matapos po ang videong ito para po lubos nating maintindihan kung ano-ano nga ba ang mga sikreto tungkol dito po sa mga ganitong klaseng marker, sign ng Yamashita Treasure. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat po sa lahat po ng ating mga tagapanood at sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-panood, saan ka mang panig sa bansang Pilipinas, mapa Luzon man, Visayas, o Mindanao, o saang sulok sa mundo, basta't may Pilipino. Mapa Yamashita Treasure Hunter man, o hindi Yamashita Treasure Hunter, andito na naman po tayo, no, magbabalik sa nakakamanghang kwento o topic natin tungkol po sa paghahanap ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. At ito nga pong ating i-share sa inyo ay napakahalagang topic po tungkol po sa mga sign markers, no? Pag sinabing sign ay palatandaan po ito na kung saan ginawa ng mga Japanese Imperial Army, no? At kanila po itong ginawa sa kadahilan ng sila po ay nagtago ng kayamanan dito po sa bansang Pilipinas. So sa kabundukan ng Pilipinas, madalas nating makikita ito pong mga ganitong klaseng marker na kung saan mga kurting palaka na bato. Mga bato siya, pero hinugis palaka ng mga Japanese Imperial Army. At alam natin na hindi po ito aksidenteng na likha lamang na natural. Ito po ay talagang nililok ng tao sapagkat napakaganda po ang pagkagawa, napakaganda po ang pagkalilok at talagang palaka po talaga
ayon po sa ating makikita, no? Sa katunayan, marami na po ang mga ka-treasure hunter natin ang nagpapadala po sa atin ng mga picture sa mga kabundukan. Nagmula, na-discovery po nila itong mga ganitong klaseng sign markers na kung saan nakalagay din naman po sa Yamashita Treasure Code, no? So mayroon nga talagang katibayan bukod sa mga nakasulat sa libro, sa mapa ng mga Hapon, ay natuklasan din ng ating mga kababayan. So hindi biro, hindi biro-biro, hindi haka-haka lang, kundi totoo talaga sapagkat may patunay. So atin nga pong pag-uusapan itong mga sign markers na ito, lilinawin po natin sa atin pong mga kababayang Yamashita Treasure Hunter na baguhan at yung mga hindi po baguhan na hindi pa nalalaman itong mga ganitong klaseng markers, kung papaano matukoy, kung papaano mababasa nasaan ang Yamashita Treasure, hahanapin kapag ganitong klase pong mga sign markers na kurting palaka. Ito nga ay nasa ibabaw, no? Nasa itaas na mga bato na hinugis palaka ng mga Japanese Imperial Army. So ayon po sa ating makikita, ang palaka po ay may iba't ibang disenyo, no? May iba't ibang meaning, may iba't ibang kahulugan nga kapag may design sa katawan. Depende kung ano po ang itsura ng palaka. Subalit may pinakakahulugan, may pinakagamit ang palaka para po direkta nating matukoy kung nasaan ang Yamashita Treasure. Napakagandang clue, pinaka number one na clue para po direkta nating maintindihan kung saan tayo maghahagilap, saan tayo maghahanap. So ang palaka, ang tinutukoy nito ay ang tinatawag na Yamashita Treasure in Swamp, no? Swamp. Pag sinabing swamp, ito po ay flat land clay treasure, no? Pag sinabing swamp, flat land clay treasure, ito po ay nasa matubig na lugar, no? Patag, no? Ang atin pong hahanapin na lugar ay wet land, no? Flat land. Pag sinabing flat land, ito po ay ang patag na lugar na kung saan pinupuntahan ng tubig. Doon pumupunta ang tubig, nagpupundo ang tubig. Sinasabing wetland, flatland, clay treasure. Pag sinabing clay, ito ay nasa lupa, no, na nakatago sa ilalim ng lupa. Maaring clay ang napaglagyan na pinatigas ng mga Japanese Imperial Army. So dalawang klase po ang tinatawag na swamp. Pag sinabing swamp, mayroong tinatawag na freeze water swamp. O ito po ay matabang na tubig, yung parang lake na maliit, parang creek na maliit na pinupunduhan ng tubig na patag. Sa patag ay doon ang target natin kapag palaka ang atin pong makikita. Wetland, gustong gusto po ng palaka ang wetland, yung mabasang lugar. Doon po sila pumupunta sa mga patag na kung saan pinupunduhan ng tubig. Yun po ang target natin, na doon ang digging spot, no? At may makikita tayong mga kakaibang layer ng lupa na guide, no? Na makikita nating naka-engineered ng maigi yung tinatawag na flatland clay treasure area, treasure site, no? Na ginawa po ng mga Japanese Imperial Army. So madami po ito sa mga lugar po ng Ilocos, no? Diyan po sa may Isabela, sa Mindanao, sa South Cotabato, sa Zamboanga, sa Pangasinan, no? Yung mga maraming palayan, yung patag, mapatag na lugar na madalas ay pinupunduhan ng tubig na tinatawag na wetland, flat clay
Treasure area, no. Ito po ang pinaglagyan ng mga Japanese Imperial Army na kalimitan makikita natin ang mga palaka na sign. So paano yung hindi flat land, no? Kasi may mga nakadiskubre na mga Yamashita treasure hunter sa bundok na kurting palaka talaga, pero nasa bundok. So ang tinutukoy po nito ay wetland at kasama po dyan ang creek o kung saan po pumupunta ang tubig dyan po sa may kabundukan na may palaka. Kung saan matubig yung may matubig ay naroon po ang tinutukoy ng palaka. Doon po ang digging spot. May mga makikita pa tayong mga follow-up, mga kasamang treasure markers, no, na kabilang po sa Yamashita Treasure Code, kagaya po ng triangles, heart shapes na kasama ng mga palaka, no, mga arrows na kasama po ng palaka na tumutukoy doon po sa area na kung saan pinagbabaunan. So kasama ang creek, no, sa mga palaka na sign markers. At ito nga ay sa matubig, sa tubig. At doon sa tubig daw, kababad, clay treasure. Pag sinabing clay, tandaan po natin yan, nasa lupa, no? Paaring naka, ano lang sa lupa, nakahimlay sa clay. At ang pinagbabalutan nito ay clay. Marami na po tayong mga kababayang Yamashita treasure hunter ang nakakuha po na nasa clay, binalot sa clay. At ito po ay sa mga water spring, sa mga maputik na lugar na kung saan may mga sign po na mga isda, mga kung ano-anong klaseng isda na kung saan namamalagi po sa putik at saka sa tubig. So, ulitin natin, dalawang klase ang tinatawag na swamp, no? Tinatawag na freshwater swamp at saka saltwater swamp. So kung nandyan tayo malapit sa dagat, yung patag po na pinupunduhan ng tubig at mayroon pong mga palaka na markers ay siguradong nasa flat land, no? Swamp, wetland area na mabasa, medyo matubig na lugar na kung saan pinupunduhan ng tubig na yun po ang tinutukoy ng palaka na nasa clay, no? Yamashita treasure in clay area, wetland area, swamp areas, no? Ito po ay madalas karaniwan dyan po itinago ang Yamashita treasure ginto kapag palaka ang mga sign markers na atin pong makikita. So tandaan po natin yan, freshwater at saka salt water sa mga malapit sa dagat at saka sa mga malalayo sa dagat, yun po yung mga tabang na tubig. So patag po siya, pinupunduhan ng tubig, yan po ang ating hahanapin. At sa clay, sa lupa lang, doon po ang pinagtataguan, pinatigas lang yung clay, doon ang sikreto sa ilalim, sa may tubig, no? Swamp area, wetland area. So napakaganda po ang atin pong topic na yan para po lubos nating maintindihan, matukoy natin ang mga sikreto po na kung saan tungkol po dito sa mga sign markers na palaka. So sana po ay nakapagbigay na naman po tayo ng mga kaunting kwan, knowledge, kaalaman tungkol po dito sa atin pong naibahagi sa inyo tungkol po dito sa sign markers na mga palaka. Kung mayroon po kayong maidagdag sa lahat po ng ating mga kababayang Yamashita treasure hunter na may mga experience tungkol sa palaka, pwede po kayong magdagdag po ng inyo pong mga nalalaman. I-comments nyo lang po sa ibaba sa ating comment section sa YouTube channel natin, Yusuf Yamato. At nang makita at nang malaman ng atin pong mga kababayan kung ano po ang inyong mga nadiskubre tungkol po sa mga palaka. At kung mayroon po tayong pagkakamali, tayo po ay tumatanggap ng koreksyon.
So sa lahat po ng mga magagaling, pwede po tayong i-correction, i-correct sapagkat tayo po ay likas na tao lamang na nagkakamali. So hanggang dito na lamang po, maraming maraming salamat po ulit. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay masipag na naghahanap, tayo ay makakahanap.